Mga Paps, baka raw dumami pa ang mawala ng trabaho kung hindi aalisin ang MECQ sa NCR plus bubble. Kaya hirit ng isang grupo ng mga negosyante at maging ng NEDA, luwagan na ang quarantine restriction. Agree ba kayo dyan? Narito ang report. Panahon na para muling buksan ang ekonomiya ayon sa pinakamalaking business group sa bansa na Philippine Chamber of Commerce. Babala nito lalo pang dadami ang mga Pilipinong mawawala ng trabaho at kabuhayan kung mananatili sa Modified Enhanced Community Quarantine ng NCR plus bubble. There's a trade-off really, and NEDA has tried to quantify it. You know, as you try to prevent the infections, you also are affecting or creating more Filipinos jobless. In fact, if you use the NEDA figures, more than two COVID cases prevented equals 3.5 jobs lost. Sinuportahan din ito ni Economic Planning Secretary Carl Chua. Dapat na raw luwagan ang quarantine restriction sa Metro Manila, lalo't malaki ang kontribusyon nito sa ekonomiya. Kamakailan ay pinayagan na ng Interagency Task Force ang pagbabalik ng ilang mga negosyo kahit nasa ilalim pa rin ng MECQ ang NCR plus bubble hanggang May 14. Pero reklamo ng ilang negosyante, nahihirapan silang makapagplano dahil sa pabago-bagong protocol. Kaya babala ng PCCI, baka maubos na ang pondo ng pamahalaan kung hindi agad maaagapan. The government is trying to balance our future funding requirements with the current needs. You know, we could ask the Department of Finance to, accelerate the spending. But then again, assuming that this COVID will be with us for another year or two, we might actually run out of money for whatever necessities that we need, you know. Sabi naman ng Malacanang, posibleng ilagay sa GCQ ang Metro Manila kung magpapatuloy ang pagbaba ng mga naitatalang kaso at kung gaganda ang healthcare capacity sa NCR. Basta po, ma-maintain natin yung ating R-not at mapababa pa rin natin yung ating mga attack rate at magpatuloy po itong additional healthcare capacity natin, yan po naman, ayon sa formula, may warrant GCQ, but that's a decision to be made by the IATF as a collegiate body. Pero tingin ng PCCI, dahil sa mababang performance sa nakalipas na 4 na buwan, ay maaaring hindi makamit ng pamahalaan ng target na economic growth ngayong taon. Mukha ng balita, Julie Baiza.